3 na naman po. Kwentuhan niyo naman po kami kung kailan kayo nagsimula sa ano, sa music, at ano po yung kauna-unahang music na nasulat niyo. Kwentuhan niyo po kami about that. Oo. Ako, I started songwriting nung high school. So, usually dyan naglalabasan yung mga gifts natin, di ba? Sa ating ano, mga school activities. So, I discovered in high school that I could write songs. Pero yung pinakauna kong song na sinulat, hindi siya maganda. I'm sure. Remember when I was in, like, pangit ka. Hindi ko ipaparinig to anyone ever. But, you know, it started in the past. And my first siguro hit or professional, kind of semi-professional, was ano na, was Now That I Have You. That was, that came early on kasi si Moy Ortiz of the company, ano ko siya, schoolmate ko siya. He was a few batches ahead in Ateneo. Pareho kaming members ng Ateneo College Glee Club. Ganyan, nag-tour-tour kami. Tapos nung gumraduate na ako ng college, alam niya na hobby ko yung pagsusulat ng mga songs. So sabi niya, baka gusto mo mag-try. Tapos sabi niya, oh, try kasi Joey Albert gumagawa ng ano, ng album. So I wrote a song and then it got into her album. And then later on nga, kaya, that's why Joey Albert and I are also friends. And she was the one who actually recorded the original version of This Little Child. But then, ayun, yung Now That I Have You, yun yung unang hit ko. Tapos, tumuloy-tuloy na. I think, alam mo yun, parang masisense mo pag yun yung siguro tinadhana or gift sa'yo ng Lord na yun yung talent. And, you know, I pretty much had, I think, my path laid out for me. So, ganun. Nag-umpisa lang sa high school, mga hobby-hobby. So, kayong mga kabataan na kung meron kayong hobby na gustong-gusto ninyo, and, you know, I would highly encourage you to pursue it. Just like Ima, si Ima, ano yan, contesera yan. Sobrang singing contest queen. Bago pa nagkaroon ng mga show sa TV ng mga contest. Ito po ba yung sinusuyod yung mga barangayan? Ganun po yes. Ba? Yes! And that's how we met, actually. Nag-judge ako sa isa sa mga contest na sinalihan niya, di ba, Ima? So, and she was the grand prize winner of ano, Panasonic Quest for the Best, ganyan. I was so impressed with her. Parang ang laki ng age gap ko sa iyo, Ima, no? Parang ang tanda ko. Judge ako ng contest. Oo, pero sobrang galing ni Ima. As in, I remember ang kinanta niya, Better Days, di ba, Ima? Sabi ko, ang galing nung song. Ang galing nito. Kasi lahat ng ibang naririnig kong kumakanta nun, medyo weird pagdating sa, Yes, medyo mahirap yung song. Ang hirap siya. Pero si Ima, parang, ay, ang ganda, asosyal, ganyan. So, siya yung nanalo. So, after that, we were able to keep in touch. So, I wrote some songs for her album. Ganon. So, kaya kami magkakilala. Tapos yung, kaya yung shine, yung aking Metro Pop entry noong 1996. I had no other person in mind to sing it but Ima Castro. Sabi ko, ito yung singer ko. Ganyan. So, she was the singer. So, ayun. That's how we became friends. Mm-hmm. Yeah. Opo, pero ito about your music pa rin po, Miss Trina. Para sa kaalaman lang ng ating mga Showtime onliners, may mga ilang kanta na talagang tumatap itong si Miss Trina Villarmida. Isa na nga dyan, ang Tell the World of His Love na naging World Youth Day 95 theme song, at ang Global Peace Festival song na Where Peace Begins, One Family Under God. Ano pong pakiramdam na hanggang ngayon, ito po mga kantang to ay napapakinggan pa rin, at the same time po is na-translate na rin siya sa mga iba't ibang lingwahe? Sobrang nakakataba ng puso. You know, it's something na hindi ko ine-expect. Ganun, sabi nila, di ka ba naiiyak pag naririnig mo yung ano, pag yung mga, kasi apparently it has that effect on other people. And siguro because I'm too close to the song, kasi ako naman yung nagsulat, hindi ako naiiyak doon sa sarili kong song. Pero pag nakikita ko yung ibang tao na naiiyak sila, doon ako naiiyak pag nakikita ko na namumove yung ibang tao. Parang that's when my heart is deeply touched. Kasi it's like being given a gift, diba? Parang
sobrang ano, sobrang cool. Sobrang cool lang na ano, na people continue to sing well, Tell the World of His Love is now 25 years old. Can you imagine? That was 25 years ago. Tapos nagkaroon na siya ng kumbaga revival because in 1995 si Pope John Paul II ang dumating sa Pilipinas and that became the song for, you know, millions of people were singing it. And then nung dumating si Pope Francis naman noong 2015, even though that wasn't the theme song of the event, na-revive na naman siya because I think people felt really sentimental about the song. Alam mo yon, yung when you like a song so much and you attach good memories to it, gusto mo siyang kantahin ulit eh. So parang siguro yun yung reason na parang mga tao parang ay sige nabuhay ulit yung song. So parang ganon, sobrang what a huge blessing na parang two popes really parang in my lifetime. So you know, it's pretty fantastic. Tapos yung Global Peace Festival naman, nakakatuwa din kasi kinakanta rin siya sa iba-ibang bansa. Tapos may iba-ibang siyang translation na wow, parang it's not something I would expect, but ganon. So yun, I just feel really blessed and nakaka-humble siya, nakakatuwa siya. So yun. Wow, napakaganda naman talaga ng song. Pero ito naman po, now let's talk about the Christmas single you're promoting, This Little Child. Oo, bakit naman po yun ang napili nyo na gawa ng version? This Little Child, ayan. Speaking of mga nakakaiyak na song, apparently this one, I have friends who also say, bakit naman nakakaiyak din to? Because I think it is a moving song because it is really about the reason for the season, di ba? It's about the birth of Jesus Christ. At sino ba siya sa buhay natin? So parang na-inspire ako na, alam mo yon, it's really the eksena of Christmas, di ba? Yung baby Jesus na nasa manger. Tapos parang feeling mo, baby lang siya, pero all of us know that who Jesus Christ is sa buhay natin. Kaya nga may Christmas, di ba? Na parang, wow, parang akala mo baby lang na cute na nakahiga lang dyan, pero later on, we would know na he would actually be our savior. So, ayun, so that's the inspiration for the song. And I wrote it back in the early 90s or something 90s na si Joey Albert nga yung first na kumanta. So parang lullaby siya, ganun yung treatment. But you know, it kind of lumalaki yung music to underscore the role of our savior in our life. So yun yung talagang for me the essence of Christmas. So that's why the song is super special to me kasi Christmas. Yeah. And just ano